designers! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Ian. Nasa part 2 na tayo ng ating video na kung saan gumagawa tayo ng men's polo. Ito na rin ang ikalimang episode natin para sa thrifted transformation dahil ang main fabric na gagamitin natin is bedsheet. Para sa mga hindi pa nakapanood ng ating part 1, how to make a pattern for men's polo, inalagay ko yung link ng video sa description box sa ibaba ng video ito. Sa part 2 ng video ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng seam allowance, pagkat, pagtahi, at pagbuo ng ating polo. Narito ang iba pang mga materials na gagamitin natin ngayon. Gagamitin ko ulit itong bedsheet na leftover ko sa previous project natin. Sunod ay itong fusible cloth at panghuli ay mga botones. Para sa eksaktong listahan ng mga materials na gagamitin natin ngayon, inalagay ko ito sa description box below. Bago tayo magsimula, gusto ko munang talakayin natin ang mga iba't ibang bahagi ng polo. Kung ako sa inyo, huwag nyong skip yung parteng ito dahil medyo komplikado yung pagbuo natin ng polo. Magbibigay ako ng isang halimbawa, meron ako ditong inahandang isang polo. Kung mapapansin nyo sa bandang shoulder part ng polo, meron siyang tahi sa harapan ng polo. Para sa mga ordinaryong mga damit tulad na lamang itong t-shirt na ito, ang kanyang tahi ay matatagpuan sa pinakaitaas ng damit o shoulder. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ilipat o gawin ang parting ito. Kunin ang ginawang front at back bodice pattern, pagkatapos pagdugtungin ang shoulder part ng dalawang bodice. Gamit ang sticky tape, lagyan ito sa parteng pinagdugtong. Gaya ng ginagawa ko dito, maglagay ng sukat na 1¼ inches. Gumawa ng linya at guntingin. At narito na ang bago nating front at back bodice pattern. Magtungo naman tayo sa likod ng ating polo. Kung mapapansin ninyo, meron din siyang tahi or hati sa bandang likod. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang parting ito. Gaya ng ginagawa ko dito, guputin ang marka o linya na ginawa natin sa back bodice pattern. At ganun lang kasimple, ito na ang magsisilbing hati sa likod ng ating polo. Ngayon, handa na tayo para sa susunod na step, ang cutting of the fabric. Narito na ang mga seam allowance na inilagay ko sa ating polo. Para sa front bodice, naglagay ako ng 2½ inches allowance para sa button band, 3/4 inch para sa hem at side seam, 1/2 inch naman sa armhole at parehong 1/4 inch sa shoulder seam at neckline. Narito din ang mga seam allowance na inilagay ko sa back bodice. Sunod ay ang ating sleeve. Narito ang mga inilagay kong seam allowance para sa sleeve ng ating polo. Narito din ang mga seam allowance na inilagay ko sa ating collar at collar stand. Para sa collar at collar stand, inuna ko munang ginupit ang fusible cloth. Saka ko siya idinikit sa ating main fabric gamit ang steam iron. Ganito ang magiging itsura ng collar at collar stand kapag napagsama nyo na sila. At panghuli, gumawa rin ako ng pocket na ilalagay natin sa polo. Heto na ang mga polo pieces na ginawa natin. Medyo confusing yung sleeves na ginawa natin. Tandaan lamang na ang front cup ay para sa front bodice at ang back cup ay para sa back bodice. Handa na tayo para sa pinakapaborito kong parte, it's sewing time. First step, pagsamahin ang ginawang back bodice. Obserbahang mabuti ang susunod na gagawin ko. Huwag rin kalimutan lagyan ng mga pins bago ito tahiin. Ganito ang magiging itsura ng ating back bodice. Nag-top stitch rin ako sa parteng ito. Para sa susunod na hakbang, handa na tayo para gawin ang button band. Sa parteng ito, pwede nyong lagyan ng fusible cloth ang button band. Pero sa akin, napag-desisyonan kong huwag nang lagyan ito. Gaya ng ginagawa ko, maglagay ng tupi na may sukat na 1¼ inches. Gawin din ito sa kabilang front bodice.
Ganito ang maging itsura ng ating front bodice. Natahi ko na din ang pocket sa left side ng polo. Obserbahan ang mga tahing ginawa ko sa left button band at right button band. Sunod, handa na tayo para pagsamahin ang front at back bodice. Una, pagsamahin ang shoulder ng polo. Sundin lamang ang 1/4 inch seam allowance na inilagay natin. Ganito ang magiging itsura niya kapag natapos nyo na siyang tahiin. Kung mapapansin ninyo, nag-top stitch rin ako sa parting ito. Sunod, handa na tayo para ikabit ang sleeves ng ating polo. Gaya ng ginagawa ko dito, hanapin ang pinakagitna ng sleeve at armhole. Lagyan ito ng marka o palatandaan. Pagtapatin ang inilagay na marka, right sides together. Lagyan ng mga pins bago ito tahiin. Sundin lamang ang inilagay na 1/2 inch seam allowance. Ganito ang maging itsura ng ating sleeve kapag naikabit nyo na sila. Nag-top stitch rin ako sa parting ito at nilinis ko na din ang parting ibaba ng sleeve. Sundin lamang ang inilagay nating allowance para rito. Nilinis ko na din ang side seam ng ating polo. Sundin lamang ang seam allowance na inilagay natin dito. Gamit ang tinatawag na French seam, narito ang halimbawa kung paano gawin ang French seam. Gaya ng ginawa ko dito, naglagay rin ako ng top stitch. Nasa 70% na yung natapos natin, heto na ang itsura ng ating polo. Para sa susunod na hakbang, handa na tayo para gawin ang collar at ang collar stand. Pagsamahin ang dalawang pirasong collar, right sides together. Lagyan ng mga pins bago ito tahiin. Sundin lamang ang inilagay nating 1/4 inch allowance. Pagkatapos tahiin, gaya ng ginagawa ko dito, baliktarin at ayusing mabuti ang parteng patulis. At pagkatapos, sa parteng ito, tahiin ang collar. Sunod, handa na tayo para ilagay ang collar stand. Maglagay ng marka sa pinakagitnang bahagi ng collar at collar stand. At pagkatapos, pagtapatin ang mga marka na inalagay natin. Obserbahang mabuti kung paano ko ipinuwesto ang collar stand sa collar. Malapit na tayong matapos. Sa parting ito, pwede na nating ilagay ang collar sa polo. Sundin lamang ang inilagay nating 1/4 inch allowance sa neckline. Para sa panghuling hakbang, handa na tayo para ilagay ang mga botones at butas para sa botones. Tulad ng ginagawa ko dito, sinusukat ko na ang paglalagyan ko ng mga butas. Narito ang mga sukat na inilagay ko sa ating button band. Naglagay rin ako sa kabilang bahagi para naman sa paglalagyan ng ating botones. Tandaan na dapat magkatugma ang mga marka na inilagay sa magkabilang button band. Para sa paggawa ng buttonhole, gamit ko itong one-step buttonhole presser foot. Ang foot na ito ay malaking tulong para sa mas mabilis at mas malinis na paggawa ng buttonhole sa kahit na anong project na gagawin natin. Tandaan na ang mga buttonhole ay dapat nasa left button band at ang mga botones naman ay nasa right button band.
Ngayon naman, subukan na nating ipasok ang botones sa buttonhole. Saktong-sakto ang size ng ating botones sa ating buttonhole. Nalinis ko na din ang hem ng ating polo at narito na ang ating finished product. Gamit ang natirang bedsheet, gumawa rin ako ng bucket hat para sa look natin ngayon. Kung interesado ka kung paano ko ginawa itong bucket hat, may ginawa akong video para sa'yo. Inalagay ko ang link ng video sa description box sa ibaba ng videong ito. Bago tayo magtapos, gaya ng nakagawian, mabilis ang shoutout muna tayo. So, shoutout kay Kuya Jason Mateo na mag-birthday sa June 25 at belated Happy Father's Day na rin. So, today is June 22 pala guys, so alam nyo na. At shoutout rin kay Daryl King na mag-birthday sa June 23. Panghuli, shoutout kay Tita Rose na mag-birthday sa June 30. Ang pagbati na ito ay galing kay Ate Rose Del Bulusan from Solano, Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa palaging panonood, Ate Rose Del. At dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. As always, thank you for watching. Kita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Bye guys!